What's up mga kababayan? Kamusta kayo? Ang tatanungin nyo, okay lang? So sa vlog kong ito mga kababayan, no, iti-test drive na natin to. Itong 2007 Toyota Camry. Nabili nung kapatid ko na itong kailan lang. So kung hindi pa napapanood yung huling vlog ko patungkol dito sa kotse na to mga kababayan, no, ilalagay ko na lang yung link sa description section ng vlog kong ito. So, sabi ko nung nakaraan kong vlog, no, itong kotse na to nila Kenneth, hindi pa siya inspected at hindi pa siya registered. Napakabilis, isang linggo lang dumaan. Yun, napa-inspect niya na at meron na din ditong inspection sticker. Wow. At ang maganda nun, meron na siyang car insurance tapos registered na siya. Wow. So ang ibig sabihin nun, meron na rin siyang sariling, yan, may sarili na rin siyang plaka. So it means itong kotse na to is ready to go na to. So sabi ko nga, i-road test natin to at titignan natin kung okay pa talaga yung 2,500 Canadian dollar na used na kotse. So mga kababayan, i-review ko tong kotse to bigis lang sa akalaman ko kasi hindi naman ako talaga technician or mechanics. At syempre, hindi naman ako car enthusiast. So yun, bibigyan ko lang ng reaction tong kotse na nabili ng kapatid ko. So, in-start ko na muna yung kotse. Papainitin ko siya bago ko umalis. So, ito yung tunog ng kotse pag nasa labas na. No? So, ano pa bang ni-expect mo? 2007 pa tong kotse to. So, ganito pa siya kaingay. Sana na naririnig nyo. Yan, ganyan pa siya kaingay. Pero, so, mahirap naman din i-judge kung kamusta yung performance na itong kotse kapag hindi pa na natin i-drive. No? So, da-drive natin yan. Sabi ng kapatid ko kasi last week, ipapadetail o ipapalinis nila itong buong kotse na to. Kaso siguro inuna muna nila yung mga registration, insurance na itong kotse bago nila linisan to. Masaya ako sa nangyari dito sa kotse na to. Nakabigla kasi nakapasa pa rin siya ng inspection kahit ang takbo niya na ay medyo malaki na. So kung tatanungin nyo nga pala ako kung ilan na yung kilometers na itinakbo nito, ito ay papakita ko sa inyo. So ayan, oh, tumakbo na siya ng 288,000. Medyo malayo-layo na rin ang nalakbay nito talaga. Siyempre, ano pa yung na-expect natin, 2007. Pero alam nyo, sabi nung kapatid ko, gumastos pa siya ng 600. Lahat-lahat na yun, registration, inspection, kasama dun sa may, parang may pinalitan ata dito sa kotse, patungkol dun sa brake, 600 Canadian dollars. So ganito sa peso yun. Yun ay para makapasa sa car inspection at saka siyempre ma-register tong kotse na to. Alam nyo ba mga babae, no, habang nag-uusap tayo, no, kanina, inon ko yung AC, yung aircon na itong kotse. So napakalamig pa niya, hindi pa siya totally full. Kasi pag finul ko siya, medyo maingay. Pero gano'n naman talaga. So naka-low pa lang itong AC niya. Nakakatawa kasi talagang malamig pa siya. At bago nga palang magpatuloy mga kababayan, no, gusto nga palang magpasalamat sa mahigit 30,000 subscribers dito sa YouTube channel ko. Maraming salamat kasi kung hindi dahil sa inyo, wala ka dito. So nakakatawa, maraming salamat talaga sa suporta nyo. At alam nyo ba mga kababayan, since 30,000 mahigit na tayo, abangan nyo lang yung pag-giveaway ko na WhatsApp Kababayan t-shirt. So winowork ko na ngayon yun. Siyempre hindi ko muna sasabihin sa inyo yung mechanics kung paano kayo makakuha ng WhatsApp Kababayan t-shirt natin. Kung ano yung WhatsApp Kababayan t-shirt, gato yung itsura nyo, no? So sa mga susunod na vlogs, sasabihin ko sa inyo kung paano kayo makakuha nun. Kahit saan kayong sulok ng mundo mga kababayan, pwede kayong makakuha nun. Ulit, maraming salamat, 30,000 subscribers. So bago nga tayo muli, isang mabilis na prayer lang, oh. Panginoon Diyos, ingatan niyo po sa pagmamalayo, Ama, in Jesus name I pray, amen. So alis na tayo mga kababayan. Sana dito lang ako sa palipaligid ng dito sa may lugar namin dito. Pero since mainit ngayon, no, try natin pumunta ng McDonald's. Tatay ng McDo. Bibili ako ng isa sa mga paborito kong pagkain, McFlurry. Yan siya na kayo, medyo inaayos yung kalsada namin dito. So isa sa mga napansin ko rito sa kotse na to, no, masyadong malalim yung brake niya. Tsaka parang ano, napapansin ko rito, medyo pag nagbe-brake ako, pag inaapakan ko yung pedal ng brake, gumagano'n siyang ganito. So hindi ko nga pala nabanggit kanina sa inyo mga kababayan, no, itong sasakyan na to, isa na to, automatic transmission siya. Which is para sa akin na okay kasi ako hindi na ako marunong sa ano, sa manual transmission. Dati nagkaroon ako ng chance na matuto na mag-drive ng manual transmission. Pero napakatagal na yun.
sa lupak. Ewan ko kung naririnig nyo. Maingay siya. Itong sasakyan. Marami siyang, ewan ko. Mamaya sasabihin ko nga sa kapatid ko kung alam niya ba to. Hindi ko alam kung may nakalagay lang dun sa may trunk sa likod. O sa dyang ganito lang talaga to. Ayun o, dinadaan ko ngayon siya sa lubak. Ang dami niyang katok. Oh no! Ang alog ng kotse. Ang alog yun. Blue! Wala. Buti nila pinaayos tong kalsada na to. Kung hindi, puro katok-katok. So sabi ko nga kanina mga kababayan, no, ano ba bang i-expect mo? 2007 tong kotse to. Pero nakapasa siya sa inspection eh. It means okay siya. Na-check siya talaga ng mga legit na technicians or mechanics dito. So yung mga kababayan, no, pupunta muna tayo dito sa may most wanted. Bilihan to ng mga used gadget dito sa lugar namin. Kasi alam nyo ba, nagbabalak ako na bumili ng gaming laptop. Siyempre, pang-edit ko na lang rin ang vlog ko. So nagtatry akong maghanap-hanap ngayon sa nga, marketplace dito sa may lugar namin na baka may nagtitinda ng mga gaming laptops na pwede ko siyang pang-edit din ng vlogs. Ito most wanted, tindahan to ng mga buy and sell ng mga gadget, mga musical instruments. Yun, so pupunta ako sa loob, baka sakali ako na baka may gaming laptop sila rito. So yun, nag-inquire ako dito kung may gaming laptop sila. So sayang kasi meron, may katitinda lang sila na gaming laptop. May laptop sila rito kaso nga lang hindi siya gaming. So ito, may mga wireless controller din sila rito. Mga PC games, may mga games din dito. Siyempre sabi ko may mga musical instrument din sila rito. So ito, may video game din sila rito. Ganyan. So alam nyo ba, sa mga pangarap ko, lolobi ni Lord na siyempre mag-boom tayo dito sa YouTube. Gusto kong bumili ng ganito. So pupunta tayo dito sa second floor. Titignan natin kung may mga monitors dito. So may mga monitor dito. Siyempre may mga TV rin. Tapos to, may mga guitar sila rito. Yung mga musical instrument, marami din sila rito. PlayStation controller, meron pa sila rito. So, may nagtitinda rin sila rito ng PS3 ata ito, hindi ako nagkakamali, for $29. Tapos may mga power tools din sila rito, ito. Mga power tools. Drills. So, bababa na ako. Yun, wala kang gaming laptop. Yun yung ating sadya rito. Doon na sa kotse, mga kababayan. So yun, no, pupunta tayo dun sa may bandang baybayin dito sa may downtown. Tapos yun, te-test lang natin tong kotse na to sa mga lubak. Tignan natin kung baka mamaya okay naman, baka ako lang may problema. Yun, baka ako lang may problema. At pag uwi ko mamaya sa bahay, sasabihin ko sa kapatid ko kung alam niya na ba na ganun yung brake. Kasi big deal talaga syempre, kahit sino naman tanongin mong driver, kailangan talaga okay yung brake. Kasi hindi natin masasabi yung panahon, di ba? So nandito na ako sa may downtown Summerside. Ito yung isa sa mga favorite kong lugar na puntahan dito. Dito sa lugar na to, yan, pag umaga medyo maraming tao. So makikita nyo, nandito ako sa may yan, Dalampasigan. So high tide ngayon, makikita nyo yan, at ang malakas ang hangin. Ito kasi, pag naglo-low tide to, nakikita nyo yan, mga tubig na yan. Talagang halos lupa yan hanggang dun. Halos lupa yan pag low tide dito. So since yan, high tide ngayon, makikita nyo ganyan yung itsura. So yung mga babayan, no, uuwi na ako at sabi ko nga, sasabihin ko kay Kenneth yung mga na-discover ko dito sa kotse niya, lalo na doon sa brake ng kotse na to. Baka siguro may papalitan pa rito kahit nakapasa ng inspection to. Lalo't pag dinadaan ko siya sa lubak, nakaka-experience ako ng medyong pag-alog nung sasakyan, tsaka parang may natunog-tunog. Hindi ko lang alam kung may laman lang tong trunk na to, parang may naalog-alog. Check ko. So wala naman laman. So hindi ko alam kung bakit, ano yung natunog-tunog nyo kanina. Mamaya, pag uwi ko, sasabihin ko lahat kay Kenneth yung mga na-experience ko rito sa sasakyan na to. Nakauwi na nga ako at pupunta ko nga itong kapatid ko. At sana nandito siya sa baba. Kukwentuhan ko lang siya ng onte. Nate! Kenneth! Liga! Tara, magbuwan ako eh. Lumit ka, dali. Sasabihin ako sa'yo. Sasama kita sa vlog ko. Hindi, patungkol doon sa kotse mo. Ay, si Kenneth. Patungkol doon sa kotse mo. Ano? Eh, alam mo na ba na ano yun? Yung parang Mawaga-waga siya pagka pinapira ako. Ganun talaga. Lupit ako pa sana sa inspection ng ganun eh, no? Kuya! Kuya, dami! Bakit? Pero ang nasus. Aba, mag-ingat siya sa kotse na. Naidrive mo na ba ng ano yan? Malayo? Hindi, bakit? Pakiramdaman mo yung ano? Yung
yung break. Mga kabayan, mag-subscribe kayo sa channel ko, Ken Villares. Lahat ng mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat nga pala sa inyo. Aww. Tsaka yung ano nga pala, may parang katok-katok yun. Pag sa nag-drive. Sa may gulong? Oo. Ganun may talaga ba yun? Mag-iingat kayo sa pagdadrive nun. Ang galing nakapasa ng inspection yun. Ganun talaga yan pagka-use. So dito ko na natatapusin itong vlog ko mga kababayan, no? Sabi ko nga sa inyo na abangan nyo, magpapa-giveaway na ako ng WhatsApp Kababayan t-shirt natin. So ganito ang itsura nun. Soon, so mag-abang-abang lang kayo sa mga susunod kong vlog mga kababayan kung paano kayo makakuha ng WhatsApp Kababayan t-shirt natin. At naisip ko nga lang din na ikaka-review ko to, itong kotse ko, 2019 Chevy Malibu RS. Mag-iisang taon na sa akin yung kotse na yan. Hindi ko pa siya napapakita sa inyo totally kung anong meron dyan sa kotse na yan. Soon, mga kababayan, ipapakita ko din sa inyo. Ikaka-review ko yan yung kotse ko na yan. At syempre, please like, subscribe, press mo na rin yung notification bell para hindi mo miss yung mga next upload na gagawin ko dito sa Canada. So sa next vlog na nga lang na gagawin ko mga kababayan, stay safe at syempre, God bless.